Bayan. Ito na naman po tayo para talakayin natin ang tubig na ito na magpahanggang ngayon. Problema pa rin ang ibinibigay nito. At sila ay nagpapatuloy pa rin sa kanilang mga maitim na gawain. At hindi ko maubos maisip kung bakit nagagawa pa ng mga ito ang gumawa ng ganitong kabulukan. Likas na yata sa mga dilawan. Ha? Panahon pa ni Marcos, dilawan na ang nagpabagsak. Mga oligarch na, mga kaparehan, mga bishop, yan sila at itindi. Mga media, ay mga kaparehan, kasama pa nila yung mga madre, sama-sama sila dyan. Itong mga media na ito, kung ABS-CBN na ito, Rappler na ito, Inquirer na ito, talagang gumagawa ng mga balita na hindi naman totoo. Fake news sila. Kabilang sa mga salot ito. Sabagay, panahon pa. Ha? 30 taon na ang nakakaraan. Puro ganyan ang ginawa nila. Walang tayo, walang pagbabago na ginagawa nila. Salot ang mga ito. Wala hong pagbabago ang bansa natin. Patuloy sa kahirapan. Kahirapan na dinadanas natin sa bansang Pilipinas. Lalo na sa tubig na ito. Kaya sa tubig na ito, marami sasabit dito. Itong mga oligarch, itong mga mayaman na ito, sila may kagagawan nito. Sino ba mga involved? Paano naitatag itong Maynila na ito at saka Manila Water? Ano pa? Yung mga senador na ito, senator na ito. Mga dilawang senator. Maliwanag pa, panahon pa ni Aquino. Sila na gumagawa nito. Lahat yata ng kabulukan, alam nito, perahan. Ha? Yung mapapaggatasan. Banat sila ng banat na hindi man lamang nila iniisip na sasabit ang mga mamamayan nito. Naturingan pa naman mga senador ito. Nako. Pagmasdan niyo yung mga mukha ng mga yan at huwag niyo nang iboboto. Sino-sino yung mga dilawan na yan. Hindi sila karapat dapat sa bansang Pilipinas na maupo bilang isang senador. Imbis na magbalasakit sila, sila pa itong namumuno sa kalokohan. Panahon pa ni Aquino. Pero yun mo, naitatag nila ang Maynila, Manila Water. Ha? Sa tulong ng mga senador na ito. Ha? Mga pumirma sa ano ito, concessional agreement. Lahat ng pabor. Pabor lahat sa Maynila. Hindi, wala nang pabor sa gobyerno o sa mga mamayan. Yung kontrata na yan na pinirma nila o yung ginawa nilang batas. Kaya nagtuloy-tuloy, naging ganyan. Magpahanggang ngayon. Buti sana kung
tama, totoo, at nakakatulong sila sa mga mamamayan, hindi eh. Pahirap pa itong mga ito eh. Mga walang kwentang mga tao ito. Kastileloy pa naman to eh, Kastileloy. Mga walang kwenta. Palagay ko, ano itong mga ito? Itong mga senador na ito, mga dilawan na ito. Kasama na yan sila, si BP. Eh si BP, ano ito meron silang partnership ng Maynila de, Manila Water. Manila Water Foundation, partnership ng Vice President Office. Kaya, hindi niya pwedeng tarakan ito, o hindi niya pwedeng sabihan ito. Dahil kakampi niya ito eh. Oligarch to eh. Kaya mga patid, palagay ko, itong mga ito, itong mga dilawan na ito, sila lahat, may mga lihim na agreement ito. Ha? Ano ba mga lihim na mga ito? Palagay ko meron silang confidential share. Yan, tawag dyan. Ano pa? Ghost share. Yan. Invisible share. Yan. Ano pa? Stock share. Lahat yan, puro confidential. Walang nakakaalam. May mga party yan. Okay? Sila lang ang nakakaalam niyan. Yeah. Ang taong bayan, nako, hindi niyo na maloloko, mga kapatid. Mayaman na tayo, nagpapayaman pa tayo. Samantala ang mga mahihirap, lalong naghihirap. Eh kung tumutulong sana kayo sa mga kababayan natin sa kahirapan, ha? Yung ginagawa ninyong yan, baka maging okay pa sana. Kung sila'y matutulungan nyo sila na mabigyan sila ng trabaho para meron silang pambayad ng tubig na yan. Ha? Hindi eh. O kaya ay mabigyan nyo ng mga livelihood project. Pwede na, pagtatyaga na yan. Basta't meron lang kayo may tulong. Pwede na sa amin yan. Eh kaso wala. Hindi pa pwede yan. Nako. Kaya yung mga pinaggagawa ninyo. Bistado kayo lahat. Talaga lahat ng mga dilawan. Walang magaling. Walang magawang hindi mabuti. Talagang nakakasira sa bansang Pilipinas. Sira. Sira kayo. Kaya ipagpatuloy ni Presidente yan. I-charge na sila. Kakasuhan na ng Presidente yung mga yan. Ng economic sabotage. Okay? Economic sabotage. Yan ang mangyayari sa inyo. Kasi, kayo naman ang gumawa niyan, sagutin na lang ninyo yan. Yun lang yun. Dahil nire-repaso na yan. Hintayin na lang ninyo. Wala tayong ginawa kung hindi sirain, wasakin, ibagsak ang administrasyon ng presidente. Akala nyo magtatagumpay kayo sa mga ginagawa ninyo? Hindi po kayo magtatagumpay kailanman. Wala.
mga proyekto naman ninyo nung nakaraang administrasyon ay puro palpak. Ano ba mga project na nung nakaraang administrasyon ninyo? Dengbak siya, ang dami na matay. Mama Sapano, ang dami na matay. K-12, dagdagdag pa kayo ng taon. Ito yun niya. Yung Ondoy, yung pondo niyan, anong ginawa ninyo? Binulsa lang ninyo. Tapos, Maynilad pa nung panahon ninyo. Sinamantala ninyo yung nakaupo kayo. Gumawa kayo ng rules. Gumawa kayo ng kontrata na lahat pabor. Kung anong gusto nyo mangyari, kayo ang masusunod. Hindi na masusunod ang gobyerno sa kontrata na ginawa ninyo. Tapos, nagkautang pa ng 7B. Ha? 7.4 ba yun? Nako, 7B halos. Sa Manila Water. Tapos 3B sa Maynila. Kulang-kulang ano? Halos sa kulang-kulang 11 bilyon. Antindi nyo daw, antindi nyo, grabe kayo. Ay, nako. Ang lahat ng mga tao na mga Pilipino, lalalan sa social media, nako, nagkakaisa na yan. Hindi kayo makakalusot. Hindi, kailanman hindi kayo makakalusot. Patuloy na tatarakan kayo, babakbakan kayo. Patuloy na nakamasid at nakatingin ang lahat ng mga yan. Nag-o-obserba, nagmamanman sa inyo. Kasama na ako roon. Kaya ang ginagawa ninyo, pati dito sa YouTube, sa inyo rin ito. Binabanatan nyo yung mga talagang nakakakita ng mga anomalya. Nakakakita ng mga hindi magandang kanais-nais sa bansang Pilipinas. Nakakita ng mga problema na talagang sasapitin o makakaranas ang mga mamamayan ng problema. Lalo na sa tubig na ito, di kayo naaawa. Kaya, nako. Kung magpapatuloy kayo mga kapatid, kayo mga dilawan, ikaw BP, magpatuloy ka, pagtuligsa, ay, tuloy mo lang. Wala namang pumipigil sa iyo. Malaya ka. At hindi naman matatapos ang protesta ni Bongbong Marcos na yan. Hindi naman siya magwawagi dyan. Ikaw ang magwawagi dyan. Bakit ka mo? Si Kagiwa, dilawan. Si Marvick Leonen, dilawan. Dilawan. Kaya alam nila si Marvick Leonen, ipinasok nila, alam nilang tatagal pa yan kay Leonen. Magtatagal yan. Yung mga justices na yan, magtatagal pa sa kanya. Hanggang maubos ang taon, hanggang maging 2022 na yan. Puro bibitinin na yan. Marami nang gagawin na puro ano yan. Rason. At hindi nila iintindihin. Sino ba nagrekomenda kay Marvick Leonen? Di ba si Aquino? Nako. Wala na naman yung protesta ni Bongbong. Kawawang Bongbong. Pero hindi naman talaga mananalo yan. Parehas na laban. Nako, hindi mananalo yan. BP Robredo. Kailanman hindi mananalo to. Pagdating sa ganito, bagito pa lang yan eh. Natuto na lang yan. Nakakita ng maraming kontak. Maraming suporta. Sige. Salamat.